Magandang hapon sa inyo lahat. Assalamualaikum. Unang-una po ang pagpapasalamat ko sa lahat po na nag-organize ng ating event ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po kami sa kanilang tulong at suporta sa UNI team at sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayo at makilala kayo ngayong hapon na ito at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat ngayong hapon na ito. Ang UNI team po, meron kaming kasamang 12 na senators. Isa-isahin ko po sila sa inyo ngayon para makilala po ninyo sila. Una po, si Senator Herbert Bautista. Senator Jinggoy Estrada. Senator Mark Villar. Senator Loren Legarda. Senator Harry Roque. Senator Dante Margoleta. Senator Larry Gadon. Senator Gringo Hunasan. Senator Gilbert Chadoro. Senator Sherwin Gatchalian. Senator Mig Zubiri. And Senator Robin Padilla. Yan po ang mga senators ng UNI team. Paalala ko lang po sa lahat, base po sa pag-aaral ng mga pollsters, ang mga Pilipino po daw ang boto sa Senador Anim lang. Nasasayang po natin yung oportunidad at yung right natin, yung karapatan natin na bumoto ng 12 senators. Bago po tayo pumunta sa mga presinto, yun pong 12 na binanggit ko kanina, isulat na po natin ang number nila sa balota at yung pangalan nila para pagdating po natin doon sa botohan, hindi na tayo nag-iisip, uy, kinsa ganitong gisulti ni Inday Sara, kinsa man to, nakalimutan ko, kalimot na ko. So dapat isulat natin, daladala natin yung ating 12 senators sa May 9, 2022. Ang UNI team po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ang kailangan po ng ating bayan, unang-una po, kailangan natin ibalik ang mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. Importante po yon para sa ating lahat. Pangalawa po, kailangan meron pong kalidad na edukasyon ng ating mga kabataan. Dahil yan po ang backbone ng magagandang at malalaking sweldo na trabaho. Kapag sinabi natin kalidad, dapat po ang ating kabataan ay globally competitive. Hindi lang po sila Pilipino, but they are global citizens in terms of education. At pangatlo po, ano po yung gusto ng lahat ng tao, hindi lang ng Pilipino, mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Ang UNI team po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Bakit po Bongbong Marcos? Dahil as a voter, importante po sa akin na ang tao na ipipresenta maging pangulo ay meron po siyang experience sa pagiging manager at pagiging problem solver. Si Bongbong Marcos po, meron siyang 4 terms na governor, 1 term na congressman, at 1 term na senator na experience. Yan po ang kanyang makakatulong sa kanya, sa kanyang trabaho as President of the Republic of the Philippines. Ako naman po, 1 term vice mayor at 3 terms mayor po ako ng Davao City. Sa administration ko po as mayor, unang-una, ang Davao ngayong araw na ito ay 4th most competitive city sa buong bansa. Number 4 po kami sa competitiveness. At pangalawa po, ang Davao City, isa sa top 10 pinakamayaman na syudad sa buong bansa. At hindi po madaling gawin yon. Dahil ang aming syudad ay nasa Mindanao
At alam naman natin na laging nahuhuli ang Mindanao sa usapang panggobyerno. At hindi lang yan, at ito ang pinaka-importante sa lahat, sa aking term po as mayor ng Davao City, binayaran ko po lahat ng utang ng syudad ng Davao. Wala po kaming utang, debt-free po kami. Yung aming kabataan ay wala po silang mamanahin na utang sa gobyerno ng Davao City. Bakit po unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil po meron kaming commitment na ituloy ang mga reforma na nasimulan ng administration ni Pangulong Duterte. Una po, ang Build Program o yung Infrastructure Development Spending ng gobyerno. Yung pagpapagawa po ng mga patubig, ng mga daan, ng mga tulay ng ating bansa. Pangalawa po, sinabi ko na kanina, ang gusto natin, mapayapang pamumuhay. Kaya itutuloy po yung kampanya kontra sa kriminalidad at yung mga masasakit sa ulo natin dyan sa ating mga komunidad at yung pagsugpo ng illegal na droga dito sa ating bansa. Dala-dala ko po sa aking pagtatrabaho ang turo ng aking mga magulang sa akin doon sa siyudad ng Davao. Sa aking pong pagtatrabaho, pantay-pantay po ang lahat. Wala pong mahirap, walang mayaman. Pare-pareho po lahat, Pilipino. At dala-dala ko kung ano ang meron kayong lahat, kung ano ang meron ang Pilipino. At yun ay ang tibay ng ating puso. Matibay ang puso ng isang Pilipino. Matibay ang puso ko na gawin ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Lagi ko pong sinasabi, lagi ko pong kinakampanya, mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansa. Mabuhay ang Iloilo! Mabuhay ang Pilipinas!